So, what's down mga pamangkin? Kakagising ko lang. At napag-isip-isip kong mag-tour na naman. Kasi walang kwenta yung mga tour. At wala akong kwentang content creator. At wala akong kwentang vlogger. So, magtutour ako ngayon. At ang naisip kong tour ay electric fan tour. Nakakatawa, diba? Ayun o. So, ituturo ko kayo sa amin yung mga electric fan sa bahay na ito. Sana magustuhan nyo, ano? Kakagising ko lang eh. Ayoko mag-energetic na intro eh. Nakampakin nyo. Hindi, joke mo. So, yun. Kita-kits tayo sa mga electric fan. So, andito na ako ngayon sa baba. Ang naisip ko na wag na magturo sa lahat ng electric fan kasi baka maging yung mga aso sa labas pag nagturo ako ng electric fan. So, ang gagawin ko na lang sa'yo ay sa inyo ngayon ay ipapakita ko na lang sa inyo itong nag-iisang electric fan namin dito sa sala, which is ito. Ayan. So, papatayin natin siya. Pinatay ko na. Parang yung feelings ko sa kanya, pinatay ko na. So ngayon nalagay natin sa number 1. Kahit hindi ko yung number 1 sa puso niya. Nagkakagising ko lang ha. 2. Tumibok yung puso mo para sa kanya, pero hindi tumibok yung puso niya para sa'yo. Hindi ako gumagamit ng mga ring light, no? Kasi pure naliwanag lang maging malupit, no? So ngayon, bubuksan na lang itong electric fan na kung saan pwede kang paikot-ikutin na parang ginawa sa akin ng ex ko. Hindi, joke lang. Bubuksan natin. Ang tatak niya ay Astron. Yan, focus mo. Astron. Nabura lang. Nabura. Parang yung feelings mo sa kanya, binura na lang niya. Buksan natin ngayon yung electric fan. So, bukas na. Ayaw matanggal. Parang yung feelings mo na kumakapit pa, pero binitawan niya na. Dito yung LEC. Ayan, so umiikot yung LEC. Ayan, umiikot. Paikot-ikot lang kayo sa isang sitwasyon na hindi matapos-tapos kasi yung isa sa inyo ayaw umintindi, ayaw sumunod, napakatigas ng ulo, gets nyo yun? Yung paikot-ikot na sitwasyon na yun na nakakapagod na, so sasabog ka na, parang yung electric fan, nag-overheat, sumabog na. Merong lock yung LEC, ayan o. Oh. Yun yung lock ng LEC, yung ano ba to, screw? Screw to, no? Yan, no? Screw yan. So, screwdriver, tas may screw. Ito yung nagpapatibay sa LEC, nagpapatibay sa ikot, no? So, kumbaga tong screw, parang kayong dalawa yan, eh. Yung paikot-ikot na sitwasyon at pinapatibay nyo, ay minsan, ay lumuluwag yan. Parang tornilyo rin ang utak nyo yan, bigla na lang lumuluwag. Pag natanggal yung tornilyo, matatanggal yung LEC, titigil yung pag-ikot. Yung tornilyo kasi depende yan eh, kung positive o negative. Yung higpit ng tornilyo sa pag-ikot ng relasyon nyo, kung positive naman, ituloy-tuloy nyo. Pero kung yung screw na yan ay negative, itigil nyo na. Kasi matatanggal lang ang lahat, masasayang lang ang lahat, di ba? Hindi na mag-isip-isip kasi kayo. Kung paikot-ikot na kayo sa isang sitwasyon at wala na pagbabago, itigil nyo na. Kasi pag tinuloy-tuloy nyo pa yan, masasaktan lang kayo na parang LEC. So yung LEC, pag umiikot-ikot at lumuwag ang screw, tumatalsik. Okay? So pag tumalsik yan, masisira. May tendensing masira. Parang kayo, masisira din yung relasyon nyo. Grabe naman yung hugot ko rito sa electric fan na to. So yun, meron naman siyang stand. Itong stand na to, ito yung kumbaga yung nagpapatayo at isa rin sa nagpapatibay ng electric fan, di ba? So kung hindi ka tumatayo, no, at di ka nagmaman para sa inyong relasyon, hindi rin yan masyadong tatayo. At kung hindi rin nagsa-stand up yung partner mo or kung sino man yung nangyari sa inyo, hindi titibay ang relasyon. Hindi tatayo ang electric fan, hindi rin tatayo ang relasyon ninyo. So walang mangyayaring tibay, no? Kung sira ang stand, sira din ang ulo nyo. Huwag na lang kayong magrelasyon. Huwag na lang din kayong mag-electric fan. So itong stand na to, isa siya nagpapatibay, ang color niya black, gawa siya sa Wakanda. Okay, kakulay siya ni Mick. Hindi, joke lang. So meron naman tayong second stand. Hindi, paa. Isa rin yan sa nagpapatayo at nagpapatibay ng electric fan, yung paa. Nilipad nga ako ng angle. No, so itong paa na to,
saan mo dalhin, eh maaasahan. Diyan, dito, 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 kahit saan-saan, maaasahan. Yan, hindi tulad ng iba na pag dinala mo na sa isa dito, hindi na maaasahan na parang paan ng electric fan. Yung tipong pumunta ka lang sa isang lugar, sinong kasama mo? Bakit hindi ka pa umuwi? Ano na lang nangyayari sa'yo? Nababahay ka ata. Sana electric fan na lang ako na pag nilapan mo dyan, makikita mo na lang palagi. Alam niyo ba mga pamangkin ng electric fan minsan ay nakakawala rin ng tiwala? Isipin nyo, bigla na lang siyang titigil. Yung ang tagal-tagal na nang pinagsamahan nyo, bigla na lang niyang ititigil. Diba? Sobrang sakit. Parang kang pinalo sa puwet ng chocolate na malagkit. Oh, Ken Manila! Subscribe nyo kay Ken Manila. Ito yung channel niya. Yan ang mga rhyming na words. So, itong electric fan na ito ay matibay. Okay? Subok daw to ng panahon. Mas matibay pa to sa relasyon nyo. Mas sinubok pa ng panahon to. Ito nyo ilang alikabok na yung nandito. Ayan, no? So, ito yung electric fan. Bago ang lahat, bago matapos ang lahat ng ito, may saksakan ng electric fan. I mean, meron siyang pwede mong isaksak. Isaksak mo sa kokote mo na walang forever. Depende kasi yung pagsaksak eh. Merong saksak na normal lang. Wala kang mararamdaman. May saksak na pag nagkamali ka ng saksak, eh makukuryente ka. Okay? So, ibig sabihin nun, may spark yung electric fan. Ngayon, kapag walang kuryente, ibig sabihin, wala yung spark. Itigil mo na. Huwag mo nang ipagpipilit yung sarili mo sa taong wala namang spark. At walang mangyayari sa inyo. Okay? Nagtutur lang naman ako dito kung ano-ano na yung naisip ko sa electric fan. Na kasi wala na akong makontent. Kasi wala akong kwentang vlogger. Wala akong kwentang content creator. Toro family, lahat kami dito ay walang kwenta. Okay? Kami na yung scripted. Wala eh. Ganun talaga eh. Pero niya nanakawan. Ooh! Yung sasaksak ko to ulit. Ngayon ibabalik ko yung takip. Ilalak ko para hindi siya lumipad. Hindi siya matanggal. Buti pa yung takip! Diba? Tama si Papi. Buti pa yung takip, bumabalik. Buti pa yung electric fan, kahit anong iwahiwalay mo ng parte, pag binalik mo, malaki yung tendency maging okay at maging perfect ulit. Pero yung relasyon nyo, hindi na pwedeng maibalik na parang electric fan. Kaya kapatid, gumising ka na. Kung wala kang electric fan sa bahay, bumili na kayo. Dahil electric fan ay kailangan natin sa tag-init. Pwede rin sa tag-labig. Kaya nga may level yan eh, na 1, 2, at 3. Depende yan sa gusto mo. Pag nalamig ka na, 0. Pag nainitang ka, 1, 2, at 3. Okay? Ang electric fan, pwede yan tumingin-tingin sa iba. Pero pag sinabi mong sa akin ka lang, sa'yo lang siya. Kaysa magmahal ka ng tao, magmahal ka ng electric fan. So mga pamangkin, kanina sa baba, inisip ko na wag nang mag-electric fan tour. Pero nainganyo ako mag-electric fan tour kasi may nakita akong na-electric fan. Ayan o, color black. Sing-itim ng balak niya sa'yong sirain ang buhay mo na para huwag ka nang tumuloy sa buhay na sirain mo na lang, di ba? Na kasing itim niya to, ng mga balak niya. Turbo. Alam niyo ba Turbo pangalan niyan? Pinagsamang turon at kalbo. Turbo. Ayan o, sobrang bilis niyan. Sa sobrang bilis daw niyan, kaya kanyang iwan parang ginawa ng ex mo sa'yo. Sa sobrang turbo nito at sa sobrang bilis, kaya kanyang kalimutan at palitan within 2 seconds. So meron dito mga level-level. We got level 1, na kung saan mahina lang. Level 2 na medyo lumalakas na. At level 3, ito yung pinakamalakas na at pinakamataas na chance ang iiwan ka lang din niya sa ere na parang hangin ng electric fan. Sakit mo na ba nun? So ngayon may nakita pa akong isang electric fan dito na kung saan ang tatak niya ay Hana Bisi. Si Ate Hana maraming ginagawa. Hana Bisi. Ayan o, na kung saan ang electric fan na to ay nakasapit, nakahang sa ere. Parang iniwang kanya sa ere, iniwang kanya nakahang. So siyempre ikaw, sa sobrang bait mo, isi-share mo yung hangin sa mga tao. Share your blessings. Blessing number 1, blessing number 2, at blessing number 3. Na kahit nahihirapan ka na sa buhay, ay nagsishare ka pa rin ng blessing. Kasi yung nasa taas natin, si Lord, ay sobrang napaka-bait, sobrang perfect, at kaya niyang ibigay lahat ng blessing, which is, yung electric fan na ito, ay si Lord. Okay. Isipin mo na, iniiwan natin siya paminsan, hindi natin siya nakakausap, pero si Lord, andyan pa rin para ibigay yung blessing sa atin, which is, yung hangin na naibigay ng electric fan na ito. Depende yan. Kung si Lord, naisip niyang naksan pa yung blessing na papunta sa'yo,
Number 2. Pag naisip niya yung blessing na mas malakas pa, number 3. Pero pag si Lord ay feeling niya para nakakalimutan na tayo, bibigyan niya tayo ng challenge, which is yung 0. Yung akala natin minsan, yung mga taong nai-question si Lord na hindi totoo, hindi nyo lang alam guys, totoo si Lord, okay? Tayo lang minsan yung kumakalimot sa kanya. So itong electric pala to na si Anna Bishi ay si Lord, okay? Representation ni Lord para sa akin sa vlog na to. And itong tali na to, ito tayo. Nakasabit tayo, okay, sa mga problema natin. Ngayon, pag parang deserve na natin na magkaroon ng blessings, yun na yun. Sunod-sunod na yun hanggang sa number 3, okay? Huwag na huwag niyong kalilimutan mga mamangkin na magdasal lagi, okay? Dahil si Lord ay number 1 sa puso natin. Aww. Dapat siya ang namumuno sa lahat ng bagay bago ako iba. So mga mamangkin, tapos na ang aking vlog, no? Huwag kayong issue, no? Sadyang nagkakatuwa lang tayo sa aking content na electric fan. So walang pinapatamaan, pero kung may tatamaan, pasensya na. Wala akong naiibig sabihin sa mga lahat. Pero kung bibigyan nyo ng ibig sabihin, bahala kayo. Okay po kami ni DJ Chapang, na iba wala po kami problema. So nagsalita lang ako ng mga ganung bagay kasi that's reality. Masakit ang maiwan, masakit ang masiraan. Ipasok nyo na lang sa lahat ng aspeto ng buhay yon. Pero wala kami problema dito. Ayun si Kent Manila, okay na okay kami. No issue. Kung gusto niyo wala na lang chance at tsaka-tsakin, Kens na lang. So yun, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aming Toro family. Yun lamang. At God bless you all. Mahal na mahal ko kayong lahat. Peace, love, unity, and having fun. This is Tito Vince of Toro family. I love you all.